everybody, this is Spencer once again and welcome back to my YouTube channel. And guys, as you can see, medyo nakaayos ako kasi meron akong guesting sa Pilipinas. Pilipinas, it's, you know, it bulaga judgmental, bawal judgmental. So sana mapanood nyo, and yung hindi makapanood eh panood din nyo. Hindi na ako magtatagal guys, ito nagpre-prepare na ako. So, meron akong mga footage na ipapakita, yung mga ini-interview ko. So, sa guesting. So, hindi naman lahat, pero a little. I hope na mag-enjoy kayo and enjoy. Babu! Okay guys, as you can see, medyo still waiting for them to call me, to call me para sa video chat, para sa taping ng Bulaga about dun sa ano. So I'm really happy dahil kinontak na ako ng, you know, ng talent coordinator ng Bulaga na ako pwede daw mag-guest sa Bulaga, which is I'm really happy, I'm really excited. Syempre, dyan tayo nagsimula. As you know, lagi. Every Wednesday, Thursday, minsan pa nga araw-araw with Isa. So, syempre, papasalamat ako sa Bulaga and they, you know, ginest nila ulit ako. And really excited dahil, yun, syempre, sinabosing yan, mag-guest ulit ako sa Bulaga, namimiss ko yung, syempre, you know, kawanan, kulitan, di ba? And also, syempre, namimiss ko yung dati namin every Wednesday, Thursday, minsan Saturday, minsan almost every day na nag-guest ako dyan, di ba? Hindi lang sa Street Boys, kundi kami dalawa ni Isa. So, talaga nakakamiss. It's been ages. Tagal na, pero syempre, namimiss ko and I'm really happy and dahil in-invite nila ako dito sa games na to, yung bawal judgmental. So I'm really happy and thankful. Maraming salamat. So watch nyo lang, okay? So malapit na. Okay everybody, tapos na ang ano namin sa judgmental. It's really nice. Alam mo yung nakaka-miss, ang sarap ng feeling na kinakamusta ka ni Bossing and ni Jose ni na Main, di ba? Ang sarap ng feeling. Iba talaga, parang syempre matagal ka rin naging, you know, mainstay ng Itbulaga. Lagi may sumasayo doon. Minsan magkasama kami ni Isa. Para ang sarap ng feeling na 'yun. Yung kinakamusta ka na, yung sasabihin sa iyo na, "Oh, andiyan ka na pala sa UK, ganyan-ganyan." Parang iba-ibang feeling na parang kahit o paano, kahit nandito ko sa UK, sa Scotland, eh nag-guest pa rin ako sa kanila. Parang hindi ko ma-imagine na pwede pala yun na mangyayari, na mapapanood pa rin nila ako kahit nandito ako sa UK. Baya, you know. Yan, katulad niya kasi nga, which is nagpapasalamat ako dahil talaga may internet or something, you know. Talagang kahit saan kang sulok ng mundo, eh basta may internet, eh may kita ka. And I'm really happy and blessed dahil yun nga, naka-guest na naman ako sa Itbulaga. And thank you GMA7 Itbulaga, maraming salamat po sa pag-guest nyo sa akin. Happy po ako and thank you GMA7 and Itbulaga. Na-miss ko kayo and
sa lahat po ng mga ano, panoodin niyo po, it's really nice. Nakaka yung bawal judgmental is talagang hindi ka pwede mag-judge kung sino. Hindi mo alam kung sino talaga yung ano. Mahirap mag-judge. Totoo nga, yung mga katulad yung mga chismosa dyan. Yung mga chismosa dyan, talagang wag-wag kasi mahirap. Hindi nyo maakalain na yung inaan yung cum laude pala. Pulis, magician, tapos yung isa naglolo, dentistry. Ibisipin nyo, hindi magaganong ka. Yung alam mo, chismis mo sila, pero yung pala mas mataas pa yung tinapos niya kaysa sa'yo. Parang ang hirap nun, di ba? Hirap mag-judge na ano. So, yun lang. Parang nakita ko ang sarap sa pakiramdam nung naandun ako. Parang nakakaantig ng puso kasi talagang ang sakit. Parang, wow, tinanggap talaga nila kung ano talagang ano. Kasi, syempre, magulang yan. Even ako, kahit mga anak ko, eh, syempre, I'm really happy na, yun, at least malusog sila. Yun, happy yung mga anak ko. Ayan, ngayon, nasa husdong edad na sila. Nag-uni na, ito na lang si boss ma ko. Still, you know, 9 years old. And yung dalawa kong babae, mga dalaga na. Yan, nasa uni na. So, ang natira na lang sa amin dito is si boss ma ko. So, at least, kahit pa paano, meron pa rin akong boss ma ko na mayayapos, mahalikan. Yung dalawa ko, hindi, ayaw lang pahalik eh. Mga dalaga na eh. Ewan ko, nayayaki na boy. Nayayaki? Oo, kasi sige, mga dalaga na. Saka may mga, ano na. So anyway guys, yun lang. Ito, si ma ko ngayon, na dun sa may playground, kasama yung mga kaibigan niya. Actually, kahit naman lumabas sila dyan, okay lang. Kasi nandito naman kami sa loob ng ano, kaya safe siya. Kasi siguro, nakita niyo naman yung mga video na ina-upload ko dyan dati. Yung kusay yung playground. Nasa loob siya, so walang dumadaan ng mga sasakyan doon. So it's really safe. Kahit nandito ako sa bahay, kasi isang tingin ko lang, isang silip ko lang gano'n, nakikita ko siya. Nakikita ko yung naglalaro sila. So ngayon, pupuntahan ko siya. And sasabihin ko, it's medyo, syempre, ano na, kailangan na mag-lunch, lagpas na ng ano, 12 o'clock, past 12 na, mag-1 or, yeah, mga past 1 na, so, medyo, na-late na yung dinner, kasi ang tawag dito, dinner, na-late na yung lunch namin, so, kailangan ko na magluto para kay mga ko, and then, para sa amin as well, so, yun lang, so, samahan nyo ako, pupunta lang ako para sunduin ko si Mako. Okay? Let's go! Let's do it! Alright guys, ito yung buso kong anak na dun sa kabilang bahay. Kanyang kaklase, kaibigan niya, kay Taylor. So, pinuntahan ko naman nandun siya. Kala ko dito sa playground, pero medyo kinabahan ako kasi pumunta pala dun sa loob ng bahay ni nanang, ni na Taylor. Nandun sa loob, naglalaro ng games. Pero okay naman, pagsilip ko naman na andun. And then, sabi niya, pwede pa raw siya mag-stay sandali, siguro nag-i-enjoy. So sabi ko, total, andun lang naman sa kapitbahay namin. So, andun din naman yung nanay, nakausap ko rin yung nanay na andun nga lang daw, nakapaglaro yung sa anak niya.
So sabi ko, sige, balikan ko na lang ng maybe an hour, mga ganun. So at least he's safe, nandun naman lang siya. So balikan ko na lang mamaya, sunduin na natin. So yun lang. So guys, see you later. Oh,